Kasi nandiyan kayo at sasamahan ninyo kami sa isa pang episode ng The Timmy Up Show Season 6. Going strong po kami dahil yan ang powers na kagaya ko, kagaya mo, kagaya nating lahat na merong insomnia! Kung may iba dyan, dito lang mga mag-promote ng sarili nating bansa. Kami po dito ng Timmy Up Show, a very proud Pinoy who will mega-promote the Philippines to the whole world. After all, 2015 is the Visit Philippines year and we are so willing to do our part. So ito na ang Albay Tourism Edition ng The Update Reloaded. Maraming makikita at magagawa sa Albay. Warm Albay ang tagline nila and that's because of the warm hospitality of the people. Unang-unang dapat punta na makita ay ang Mayon Volcano. Head on over to the Mayon Rest House at mag-selfie to the max with the famous volcano. Pwede rin kayong magpalamig sa napakaraming mga falls sa Albay. Nandyan ang Vera Falls, Palele Falls sa Maninaw, Busay Falls, Bugsukan Falls at Mataginting Falls. Nako, ayoko niyan, Sir Tim. O, bakit naman? Kasi baka ma-falls in love ako. Baduy mo, ha? Huwag kalimutang sumbambol ng napakasarap na food sa Albay. Siyempre, nandyan ang manghang na Bicol Express, ang pinangat ng kamalig at iba't iba pang mga kakanin tulad ng sinapot, ginansan, balisongsong, dila-dila at puto. Sarap naman. Volcanic sand is very good for the skin at ginagamit pa nga ito sa mga expensive na mga spa para sa mga treatments. Di mo na kailangan pang pumunta ng Hawaii para lang makakita ng black sand. Punta lang kayo sa Sogod Beach sa Bakaykay at magpakagsawa sa mga beautiful black sand beaches. Go spelunking or cave exploring sa Albay. Ang ating mga future geologists and adventure seekers ay mag-e-enjoy sa iba't ibang mga caves sa may Hoyop-Hoyopan sa Kamalig at sa Kalabindogan Cave doon. Enjoy yan, Sir Tim. Lalo na sa mga naghahanap ng mga nocturnal creature na nakatira sa mga caves. Gusto mo bang mag-island hopping at makita ang mga beaches na hindi pa commercialized? Maraming mga unspoiled beaches ang Albay. Nandiyan ang San Miguel Island, Bataan Island, Rapu-Rapu Island, at Cagraray Island na ang lahat may powder soft sand and beautiful waters. Tsaka ang Nisibis Bay nasa Cagaray Island. So go na at makapag-mode sa pag-selfie sa beach. At last but not the least, you can go diving in the many areas in Albay. Alam niyo bang may isang 17th century na galleon na nakalubog sa may Buhatan Beach? Napakarami rin mga marine creatures na nakatira sa protected beaches and seas nila. Nasa top 5 best dive sites ang Bicol region. We are here to promote Albay. Di lang Albay, kundi ang Philippines. Kaya kayong biyahin na. Tingnan ang ganda ng Pilipinas. Yep, next, isa pang walang humpay ang pagpapromote din sa Pilipinas ay ang bisita natin for tonight. He's a proud Pinoy fashion blogger who's making waves on the internet. Kasama sa kama mamaya ay si David Gison. Dito lang yan sa The Timmy Up Show Season 6. Chikain nyo kami sa Twitter and Instagram. Use the hashtag The Timmy Up Show Season 6 at tag us sa Twitter at Instagram at official Timmy Up. Ito na, sabay-sabay natin sabihin, ikaw, hashtag ka na ba? Thank you.
Welcome back to the Tinyap Show. Pag sinabi niyong male fashion blogger, isang pangalan lang that comes to mind. Kasama natin siya for tonight to talk about how he started blogging, yung mga challenges that came his way, at ano pa mga plano niya for the future. Ladies and gentlemen, kasama natin David Gison. Hello! Hi, Tim. Good escort service. How are you, buddy? I'm good. Hello. Alam mo, buti na lang hindi bukas yung butas yung socks. Oo nga, tsaka ang ganda nga ng socks mo, pati nga nito. Oh, strawberry, di ba? Wow. David, di ba, because as a fashion blogger, meron ka talagang everyday outfit of the day. Yes, everyday. Like, it's my job. Okay, shoot my OOTDs. Hindi ba nakaka-pressure yun? Kasi alam mo naman na inaabangan ng mga tao yung mga outfits mo at hindi lang yung suit mo, pati yung accessories mo. Mm-hmm. Kumbaga, detalyado yun, di ba? Oo. Well, mas okay na sa akin yung gantong job kasi hindi ko kaya mag-corporate job. So, mas happy na ako sa ganito. And what I think is, nag-click siya sa mga readers ko because it's relatable. Like, I would wear outfits na you can wear pag nag-commute ka or when you go to the mall. Kalo pag nag-communion ka. Communion! So, it's very relatable for my readers. But di ba kasi sabi mo, as compared to the corporate job, being a blogger entails so much discipline also, right? Yes. Kasi, every day, what is a day like for you? Meron ba at 10 a.m. I post my, ano yung ganun? Well, tinitreat ko siya as parang corporate job. So, like, I wake up every day at 6:30 and then... Wow, workout na. Then, chinacheck ko muna emails ko for 1 hour and then I reply. Hindi ka muna naligo? Check mo na email. Instagram muna sa kama. Yun. Okay. Tapos, I check my emails and then I set meetings for the day. So, tas 1 hour, mag-gym ako. And then, events na the whole day. So, meetings, events. Tapos, talon-talon na, ganun. Up to sawa yun. So, pag uwi mo, magda-draft ka pa ng blog post. Tapos, pa-publish mo siya. What time do you publish it? I publish my post. I do it the night before and then I publish it 10 a.m. So, meron kang ang draft mo happens at night bago ka matulog. Yes. Pagising mo, post. Pina-post ko na siya. So, talaga, it's actually a full-time job. Mm. And sometimes, when you travel or you have events, syempre you want to produce fresh content. So, ano ba hindi nakikita ng mga readers mo? So, paano ka ba nag-start as a blogger? Since, you know, and well, I have to congratulate you because, you know, you're really at the top of mind. Thank you. Di ba pag sinabing blogger, sa lalaki, ikaw, solo mo yung teritoryo. Well, kasi I started out in high school. So, every Friday, we have this casual days or wash days. And then, yun lang yung motivation ko para pumasok sa school. So, mag-outfit ako. Pag-forma ako. Ganun. And then, the principal, when I would go to school, lagi niyang kukomplement yung outfit ko na, your outfit's really nice. So, doon ko na na-realize na parang, I'm really into dressing up. So, so I got a course, Multimedia Arts in college. So, doon ko siya na-apply. So, blogging is actually a requirement there. So, you need to have a blog there. So, sa Multimedia Arts, yung buong batch ninyo, nag-vlog. Part lang siya ng isang subject, but then it's really up to you if you want to continue. So, the professor checks your content, your photos, the write-up. So, sobrang na-enjoy ko siya. But when I started, I was really a photo blogger. So, with photo blogging, it's really kung ano man makita mo. Like, halaman, yun lang yung picturean mo, tapos yun lang yung popost mo. And then, parang a year after, parang gusto ko, ako naman yung bida. So, ako na yung subject. Ako naman ang halaman. Ako naman. Mas magaling ka pa mag-post kasi sa halaman eh. Oo. So, how many years have you been blogging now? Well, I've been blogging for more than 5 years. So, ever since I graduated, I did it full-time. So, 5 years time, 365 outfits. Ilang outfits yun? Sino magaling sa mga may mga days naman na nasa bahay ka lang. So, we really don't have anything to post. So, when I travel, di ba, yung nag-Sweden tayo, I would usually shoot 2 outfits per day. So, yun na, may madidistribute ka na. Para meron ka ng bangko. Yes. Pero ang galing mo nga, parang pinanunod kita habang nagpo-post ka for your... habang nagpo-post ka para sa ino ipo-post mo. Di ba? Galing. Kumbaga, nakita kita noon. Hindi, ako eh. Plakado na yun. Tumatawag ka pa sa hotel noon eh. Anong filter mo yung ganito? Ayan. Ako, siya kasama sa filter council ko. Eto. Diba? Ano mas maganda? Tingin mo dyan sa ilaw. Magaya. So ano yun? Parang na-perfect mo na kasi yun yung mga poses. Alam mo na paano, how to rock a jacket, a bag, mga ganon. Ano yung mga
kailangan fashion tips for men para alam for nila. Men. Well, I think it took me 5 years to establish my personal style. So, may face ako na medyo emo, tapos medyo preppy, and then now na-establish ko na it can be a mixture of both. So, I'm wearing chino pants na medyo preppy siya, but then at the same time I'm wearing a denim jacket, so medyo grunge siya. So, you can actually mix two elements in one. So, my main fashion tip is focus muna on basics. So if you want to build your wardrobe, focus muna on gray shirts, black shirts, white shirts, plain pants. And then pag medyo confident ka na, mag-add ka rin investment pieces like denim jacket, leather jacket. So alam mo ko baliktad, ay sana dumi ng show pieces, tapos pop tsaka basics. Late ako naka-adapt sa basics. So after now that kilala mo na sarili mo in terms of fashion and style, how would you classify yourself? Metrosexual, old fashioned, fashion forward, as a per the David Gison personal style? I can't really tell kasi if I wasn't a blogger, I feel like hindi ako masyado paporma. So hindi talaga ako maarte tao. Kasi nadaan sa kailangan kong gawin to araw-araw. So but I'm really passionate about it. But if you weren't a blogger, tingin mo, what would you be? Ano ba magiging profession mo? Gusto ko talaga maging chef or graphic designer. Pero pag chef to kasi... Magaling ka magluto? Okay. Pero gusto pag chef, walang exposure yung damit kasi nandun ka lang sa kitchen. Oh, hindi, iba-iba yung talk, iba-iba yung ano, lagyan mo ng embellishment. Pero so blogging as a fashion blogging as a passion, how rewarding is it? Well, ever since I graduated, my mom really pressured me to get a corporate job. So, sabi ko, Mom, I want to show you that I can earn from blogging. Like, I can make it into a business. So, I got a manager, I got a handler, I got a photographer, and a web developer. So, it's really a whole team who manages you. So, it's really a business. Like, yeah. Oh, hindi lang siya one man team. Yes. So you formed a team to support the one man team that yes, is. Yes. Kasi because you bilang photographer, writer, and blogger and lahat na yon, di ba? Yeah. It's one team. Mm. Pero meron pang nakatulong isa pang team. Mm. So merong nagmanage sa'yo, but as a blogger, you need to focus on your content. So dun ka na lang magfo-focus. Huwag na yung mga monetary side. So really focus on your content. Para you can somebody focuses on the financials and you focus on your passion. Yes. Exciting, huh? Yes. And where do you intend to take it after? I mean, will there be David Gison collaborations for fashion? Will you make your own products? Services? Ano ba? Services. Well, escort services. Well, gusto ko kasi tumagal siya, but at the same time, when you think about it, if you're a fashion blogger, paano pag may anak ka na? Parang anak, take my OOTD naman. So parang medyo nakakaya sa anak. So I really wanted to evolve into something na siguro I'll focus on tech or I'll have my own design collaboration or my own line. So something I'm working out. Actually, I'm doing it this year. Ayun. Yes. Ayun na nga. Excited na mga BG Manila fans para sa lahat ng mga progress, lahat ng mga mangyayari yan sa buhay ni David Gison. Lahat ng mga yan, pag-uusapan natin doon sa Kira Show. Back on the Kimak Show, kasama pa rin natin fashion blogger na si David Gison. David, di ba, fashion and travel. Yes. And nakikita ko rin sa mga Instagram posts, puro pagkain. Di ba? So, ang galing nga kasi kahit na, it's very inspiring for me, na nakita ko isang kagaya mo na kasi takaw ko, na very fit pa rin because you put a premium on your workouts, no? Yes. So, it's really a lifestyle blog. So, I really wanted to be relatable, diba, sa blog ko. So I really eat a lot, but at the same time, I really work out a lot as well. So pogi lang yan. So I have this hashtag DG Lamon. So lahat DG ng Lamon, ko, para pag kinlik ko yung hashtag, may kita ko lahat ng kinain. Wow. Happy na ako. So when you click the hashtag, nakita mo lahat ng kinain mo, ano feeling mo? Ganda. Ganda, no? Ganda, ganda. Sarap. Sa
to that too, no? Para... Tsaka sa travels mo, lagyan mo rin. Para you can look back kung ano puntaan. Tama. Yeah. And usually, di ba, people always put a hashtag. Akala nila, yung generic na hashtag ginagamit nila. Pero pagtingin mo sa hashtag, ang dami-dami pang ibang mga... So dapat you should make a hashtag unique. Na unique. See, and people, you should check it. Yeah. People forget na yung hashtag is pwede mong balikan. Parang sarili mong album yon. Yeah. So kung ang hashtag mo, kuwari, Boracay. Eh di lahat naman tao, nagpunta na ng tao sa Boracay, di ba? Boracay. Yun, pero kailangan meron kang DG para alam mo na pictures mo lang yun. Di ba? Pero pag ginagamit yun, may ano eh, Dolce & Gabbana. Meron nga eh. Sorry ah. Pasensya na sila. Di ba? Okay. Ano ba yung mga, give me some memorable experiences of you meeting your readers. Ano mga kakaiba? Of course, people have photos with you. Na-mob ka na ba? Ano ba mga kakaibang experiences mo? Well, when I was still in school, so medyo baguhan pa lang akong vlogger nun, I was on my way to school, nasa MRT ako. So, thesis nun. So, tulog ako sa train. Tapos may reader, inabutan niya ako ng letter na nasa envelope. Tapos, gumanan ako kasi akala ko humingi siyang donation. Oh. Yung pala. Tapos may no solicitations. No solicitations. Tapos letter pa yun pa. You seem very stressed. So, you seem very stressed. So, here's a GC from Starbucks. Get yourself a coffee. Sweet naman ganyan, nun. Ganyan. So, sweet. Si Sitas, meron din daw GCs from Victoria Court. Come, hindi, come rest daw. Ikaw naman, malisyoso ka naman masyado. Magpahinga ka naman daw. Ako lang, okay. Ako lang, oh. You've also been traveling extensively, you know. You know, so tell us, what are your memorable, most favorite places kung saan ka nagkuha ng iyong OOTD? Well, my recent trip was sa Korea, so it was my first time there. So, and I got really inspired by the fashion. Oo naman. Medyo na culture shock din ako kasi every time I go to the restroom, lahat ng lalaki nagme-makeup. Makeup room ng mga guys doon. Anong klase yung pagme-makeup ng mga guys na ginagawa doon? Siyempre, nahiya ako titigan, di ba? So, walang ko ano ginagawa. Dapat naman ako, what is that? Ganun-ganun, what is that? Ay, gamit ko yung bigla. Yun, so nag-book ulit ako this year, dalawang trips sa Seoul. So, I'm going back March and April. Okay, so sa mga kababayan natin na mga ano, alamin nyo ano ginagamit ng mga Koreano sa pag-makeup nila sa CR. Sa CR. So, that's a cultural quirk. Yes. And saka yung Sweden trip natin, di ba? So, that was very memorable for H&M. Yes. So, kasi every year, I have this, I set a meeting with my handler and I have a list na kung ano yung mga dream brands ko. And always on top of my list was H&M. So, so happy na. And you know, and when you were shooting there, suot mo kagad, isa ka sa mga pinakaunang sumusuot ng damit nila. Ng H&M, whatever their latest collections are. Yes. Diba parang that's also for the Philippines, that's such a forward step, diba? Kasi usually hindi tayo sanay pa dati na ine-entertain tayo ng mga, na may mga collaborations between fashion bloggers and international brands, no? Well, I think that's what's great about collaborating with designers and bloggers kasi sarili mong styling eh. So, how you will mix it with your yung mga ukay-ukay mong clothes or mga luma mong clothes. So, it's very relevant. So, hindi ka nagpa-purge lahat ng mga damit mo, tinatago mo, hino-hoard mo para alam mong pwedeng i-cycle-cycle? Oo, like, yung iba, binibenta ko, twice a year, we have this bazaar called Bloggers United. Mm, so, it's a day wherein our readers get to buy our stuff. But at the same time, I keep all my classic pieces. So, yun yung mga ano, para feeling ko, pag naging lolo na ako, yung mga apo ko or yung mga ano, pero naman yung ano mo, leather jacket mo. That's how I see it. Wow, sabi mo, galing yan sa year 2015. Grabe naman ang vintage. Sabihin lang, vintage lang 2015. Diba? Ayan, now it's time to play some games! With DG M&L. Okay. This game is called Dress Me. Ayan. So we'll give you photos of personalities and you'll tell us how they should be dressed. Kasi ikaw nga ano, fashion authority, di ba? Male, men's fashion authority. Unang-una. Ay! Oh. Akala ko menswear lang. Ay, nee, men's naman. Okay. I mean, di ba? May men's naman siya. Hindi, menswear dahil... I mean, of course, Charisse sees himself as a man. Okay. And I love Charisse, by the way.
Ito, I think bagay sa kanya yung mga medyo grunge na look. So, drop crotch na pants, tapos ripped na jeans, tapos boots, tapos plain lang na t-shirt. Yan. So, very chill lang, but at the same time, malakas yung dating. Kasi she really doesn't need to do much, diba? So, very strong na siya. But, yeah. So, a lot of people go to you and ask you for fashion advice also. Parang, David, how do I wear this and how do I wear that? So, like, usually, half ng emails ko per day, it's all people asking for prom tips, fashion tips. How to wear, mga ganon. Minsan, mga groom pa sa mga kasal. Anong sinasabi mo sa mga groom sa kasal? Siyempre, bahala ka. Ang galing mo naman mag-advise, bahala ka. Ito, market yun. Cesar Purissima, anong papasok mo sa kanya? Okay, sige. Parang bagay sa kanya, ano, aviator na shades, para powerful, tapos blazer na medyo structured, tapos trousers na gray, tapos leather shoes. O, diba? Parang power dressing. Eddie Garcia lang siya meets bayani ang bayani. Diba? Yan. Next, okay. Ito naman, si Jimmy Alapag. Okay. So, medyo sporty, diba? So, feeling ko sweatpants, tapos white na sneakers, and then feeling ko leather jacket bagay sa kanya. Since semi-calibre siya, so para medyo busy dito. Ayan, kumakanye lang, gano'n. Yeah. Okay, so give us more fashion tips for men, you know? Fashion kasi tips. Sila, men, of course, men are vainer, more vain now, but ano ba yung mga kailangan lang matandaan para yung mga fashion tips, do's and don'ts? Do's and don'ts? I think you really need to experiment. Like, don't be afraid to experiment. So, well, like us, like when we're wearing something basic, syempre you want a little pop of color, so you can add prints and colors sa socks mo or pwedeng sa accessories mo. So it's really up to your personal style and preference. So, tapos ngayon, di ba, pag nagpipicture na yung mga tao, sabi na, uy, vlogger pose, vlogger pose. Okay, ikaw naman, dahil ang galing-galing mo dyan, turuan mo naman tayo. Ah, sige, I'll teach you my top 3 vlogger poses. Yes. I think we have to do it sa floor. Okay, sige. Let's go. Okay, so one is dapat naka-cross yung legs. Okay. Para first full body outfit mo is kita na agad yung shoes. Oh, wow. So, gusto highlight pala the shoes. Yan. So, minsan look away or look down. Parang kanyari nahiya ka. Tapos minsan, masakit batok mo. So, yan. Yan. So, yun yung first pose. Okay, second. Hindi siya madali ah. Mahol. Buti lang may kama ako dito. Okay, next pose. Second pose, you want to show your watch. So, naka-cross siya. Tapos, yung isang leg, straight lang na ganyan. Para, ano siya, nakakatangkad siya. So, it elongates your legs. And you, when you shoot it, you have to shoot it from below. So, mas haba yung legs mo. Ayan. Ayan. So, yan. Tapos, may mag-tip. Twist ka lang. Twist ka lang konti. Tapos, third is yung nakatapakan ng pupo. So, check mong gano'n. Yon. Tapak pupo pose. Yeah. Like, no. Ayun. Yon. Tapos ilagay mo ng variations. At meron pang ganun at ganyan. Aba, ayos. Ang galing naman, no? O yun, see, meron na kayong tips from David Gison on how to make your own vlogger post, diba? Para sa mga posts niyo mas maganda. Take it from the expert himself. DG. Okay, future plans. What are David Gison's plans future for plans. The near future? Ano mangyayari? Well, I really want my own business nga. Like, it's been something I've been planning. Na I want escort services online. Nga. Oh. Kunin mo na si Rosa. So, una-una, oh. Yun, so I really want my own fashion line. So, it's all menswear. Yun, so something for the youth. Wow. Yeah. Yun, para sa ating mga youth. Yeah. Diba? Ayan, mangyayari yan. Okay, so please invite our viewers for... Okay, so everyone, please check out my blog. It's www.dgmanila.com and you can follow me on Twitter and Instagram. It's at David Gison. Ayun, thank you so much to Marriott Hotel for being our home for tonight. And thank you so much, David. You, you know, I didn't know that at first palang you had to prove yourself talaga to your parents and to make sure to, diba, to make sure that that your blogging is a successful venture. Diba? You should just keep at it, be passionate and love what you do and expand tool na ginawa mo from being a one-man team to having your own team to guide you into making you at the top of your game. Diba? Yan ang nakaka-good vibes. Lagi ko sinasabi, dapat laging good vibes para laging good night. Kasama si David Gison, DG Manila, DG Lamon, DG Travels, DG on the Timmy App Show. Good night.